Hello, hello, hello mga ka-Tinatics Angel! Meron na naman tayong panibagong tutorial na iaalay ko sa inyo. Siyempre, ito ay ang kung paano tayo gumawa ng ating customized subscribe bell button. So, katulad na lamang nito. Ayan, na pwede nyo siyang gamitin sa ating chroma key. Ang kagandahan lang nito guys, meron siyang background na video. So, ayan lang siya, oh. Diba? May background video siya at meron siyang subscribe button bell. So, paano natin gagawin yan? Siyempre, let's start. Una, punta kayo sa inyong KineMaster. Pindutin lamang ang new project. Pipiliin natin yung 16.9. So, unang-una nating gagawin is kumuha tayo ng ating background. Ang gagamitin natin is yung puti. Pwede naman natin siyang palitan. Okay. So, adjust nyo lang siya hanggang 12. Ayan, 12 lang. Trim natin. So, 12 seconds lang, guys. So, first, pumunta kayo sa inyong layer. Pindutin ang layer. Kukuha tayo ng video natin ngayon na gagamitin natin, which is ito. Okay? And then, check. Adjust nyo lang siya. Okay. Yan. Yan yung gagawin natin. Next po natin is pindutin ulit yung layer. Kukuha ulit tayo ng media. And then, click yung background. And then, pindutin ulit yung puti. And then, i-resize natin siya. Pindutin yung mouse. And then, square. Ayan. So, habaan nyo lang. And then, crop natin. Ayan. So, adjust nyo lang siya. And then, drag ulit pahaba. Palitan natin ngayon yung background natin. Pindutin natin yung puti na nasa taas. And then, palitan natin ng kulay green para magamit nyo siya sa chroma key. Okay, so ayan, naging green na siya. And then, pindutin ulit natin yung puti na nilagay natin sa layer natin. And then, end animation. Lagay lang natin yung fade. I-adjust nyo siya ng, ayan, 1.5 or 2.0. Check. And then, kukuha tayo ngayon ng picture ulit para ilalagay natin dito sa gitna ng white natin. Pag lumabas na yung puti, ayan, pag lumabas na yung puti, kuha ulit tayo ng layer natin at kunin natin yung profile picture natin. Kunwari ito. Okay, ayan na siya. And then, i-crop natin. Lagyan natin ng mask. In shape niya is circle. Maraming shape yan dyan. So, depende sa inyo. Pwedeng square, pwedeng may mga triangle, star, heart. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay. So, piliin natin yung circle. And then, i-resize lang natin siya. Ayusin natin yung pagkabilog. Ayan, bilog na siya. And then, check. And then, ilagay na natin dito. And then, i-adjust natin. Ilagay natin sa loob ng puti. Puti na line. Okay. Okay na yan siya. And then, pindutin nyo lang to. Habaan nyo ulit.
Tapos, lagyan natin ng end animation. Click natin yung fade. Ayan. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong pag-pop up. Depende sa inyo. So, lagyan lang natin yung fade lang. Then, antayin nyo malumabas yung picture na yan. And then, stop ulit. Then, click ulit yung layer. Enter nyo yung text. Lagay natin yung channel name natin. Ayan. So, lagay natin dyan sa gitna. Punta tayo sa font niya. Gusto ko ito lang. Vegan na regular. And then, check. And then, palitan natin ng kulay. So, lagay natin yung red. Ayan. And after that, lagyan natin ng in animation niyan. Pindutin to. Pwedeng fade. Pwede din yan. Pwede din yan. Pwede rin nating letters by letters. Swipe right. Swipe left. So, dito lang tayo. Tapos, ilagay nyo din siya ng 2.0 para pantay-pantay sila yung bilis niya. Okay. So, pag lumabas na yung dulo ng Guzman natin, pindot ulit tayo sa layer. And then, kunin natin yung green screen natin na bell button. Okay. Pindutin natin yung chroma key. Ayan. So, adjust natin siya. Adjust nyo lang para magpantay-pantay. Adjust natin yung Guzman. Diitan natin ng konti. Para magkasya yung subscribe button natin. Ayan. So, ulitin natin. Ayan. Lagay natin 2.0 din. Para pantay siya yung picture natin. Ayan. So, ganun lang siya, guys. And then, dito sa bell, dito kayo bumase. Kasi yun lang yung kahabaan talaga ng ating bell button na subscribe. So, pindutin natin to. Click yung trim. Ito din, click yung trim. Lahat yan itrim nyo para magpantay-pantay siya at sabay-sabay siya mawala mamaya. Okay, ulitin natin. Diba? Ganun na siya kadali, guys. Adjust na lang konti para magpantay. Ulitin natin. Ayan. So, yun na. Sakto na. Ulitin natin from the start. So, kung gusto nyo naman,
Ito, i-adjust nyo yung picture nyo. Angat nyo ng konti. Para makita siya. Yan. So, okay na yan siya. Perfect na siya. Ulitin natin ulit. Yan. So, pwede nyo dyan lagyan ng sounds. So, yun lang ilalagay natin. Add yung plus. Okay? And then, pag na-add nyo na, dito sa bandang video na to, i-crop nyo yung sounds. I-crop natin. Yan. Tapos, ito, i-mute na natin. Para mamaya, pag nag-click na tayo ng, pag nag-click na to ng subscribe button, yan, wala na siyang sounds. So, i-off lang natin. Yan. So, or pwede rin dito, lagyan nyo ng konting sounds. Yan. Para may sounds pa rin. O, diba? Dinig na dinig pa din siya. Then, crop natin to. Yan. So, ulitin natin. Ayan. So, kunwari, okay na siya. I-import na natin to ngayon. Ayan, na-import na natin. Then, gawa tayo, i-insert na natin yan. Gawa tayo ulit ng panibagong video. Ayan, kunwari ito. Murahin natin yan. So, punta lang kayo sa layer. Kunin nyo yung ginawa natin ngayon. Ayan. And then, pindutin nyo yung chroma key. Enable. So, tingnan natin. Ayan. So, mawawala na yung background natin na green kasi ginamitan natin ng chroma key. So, I hope guys, nag-enjoy kayo sa tutorial na to. Maraming maraming salamat. Until to my next tutorial, see you again. Thank you. Bye-bye.